already. Kay stargazer. Who do you want to start with, no? Kasi I have your list, no. Siguro. Oh, list mo na lang go kasi okay, trip okay, mo. Okay. Let's go with no, si Vice. Okay, Vice ganda. Siguro after a year of having relationship issues, no. I think he has to improve on how to make his relationship or love life better, no? Or pwede siyang magkaroon ng adjustment or kailangan mag-meet halfway siya. Kasi I know, I feel na there's a little difficulty sa kanya. Pero siguro, it's just a matter of gawan niya ng paraan. Kumbaga, kung mahirap yung relationship, gawan niya ng paraan na maging mas better. So, yun yung issues niya. No? Maganda ang 2015 para sa ultimate heartthrob na si Piolo Pascual. Pero ano nga ba ang naghihintay sa kanya ngayong taon, lalo na't meron siyang bagong teleserye na written in our stars? Like Piolo, Piolo's gonna have a difficult year na marami siyang challenges this year naman. Okay? Hindi naman kasi, di ba Chris, hindi naman lahat ng oras nasa taas tayo. So, ngayon na alam niya na magkakaroon siya, ano ba ang mga fallback positions niya? Ano ba ang dapat niyang gagawin? Kasi ang 4, medyo mahirap-hirap kasi ang 4. No? There's a lot of challenges na hindi mo dapat salungatin or go against the tide or the flow of water, but instead flow with the water. Bongga ang naging takbo ng career ng ating love na si Pokey. Last year, kasali siya sa Nathaniel at meron din siyang horror comedy film na Wang Fam. At syempre, ang All You Need is Pag-ibig na pwede pa rin mapanood hanggang ngayon. Plus, ang leading man niya sa EDSA Woolworth na si Lee O'Brien naging real-life partner niya. This year kaya, anong bagong pasabog ang naghihintay kay Mamang? Ay, si Pok Wang. Mukhang maganda. Talagang ang ganda-ganda ng taon niya. Ay, thank you, Lord. Ay. We kasi, love her so much. Yes, ocho. Get well soon, Pokes, ha? Yeah. Ocho siya. There will be a lot of things going. Pwede rin negosyo, ha? Coming in for 2016. Noong 2015, inabangan ng marami ang remake ng classic teleserye na Pangako Sa'yo na pinagbibidahan ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Hanggang ngayon, namamayagpag pa rin ang kanilang primetime series. Pero ano nga ba ang naghihintay sa Kathniel for 2016? Siyempre yung Daniel at saka yung Catherine. No? Si Daniel kasi, he will have a fairly good year. But Catherine, medyo she will be tested yung kanyang patience. A lot, no? Kasi magiging playful yung isa. Oh my God. Ayaw yan ang mga fans. Ayaw, okay, ayaw yan. Oh, yes. Para sa mga nakakamiss kay Casey Concepcion, ano kaya ang hatid sa kanya ng Year of the Fire Monkey? Now, si Casey, I miss her, si Casey will have, she will also exercise a lot of tolerance at saka siguro of the biting the tongue. Para hindi siya, she won't get into trouble. So she has to bite her tongue for 2016. Kumbaga, palagpasin lang kung ano dapat palagpasin. And she has to have a lot of patience din. Araw-araw naman, napapanood natin si Luis Manzano sa Deal or No Deal. Tuwing weekend, nakikipagkulitan din siya sa top rating program na Celebrity Playtime. Pero kung ang 2015 ay halos all work for Luis, ang 2016 na kaya ang taon para sa kanyang buhay pag-ibig? Luis. Manzano? Yes. Yay. Oh. Alam mo, kung gusto niya talagang meron siyang pasukin na bagong endeavor, go ahead with it. It's a good year to plant seeds. Kasi yung 2017, no, or towards the end of 2016, mukhang may maganda. Baka you know meron tayo. Why? Kasi wala nang Darna eh. So baka ito na eh. Yes. Ay, ilang na ako talaga sana. Pag sinabing Luis Manzano, hindi pwedeng malayo ang pangalang Angel Locsin with an upcoming movie for Star Cinema this January 2016 kasama si Cian Lim at Vilma Santos ang Everything About Her. Kasunod na kaya nito ang pagpo-propose sa kanya ni Luis? Doon naman kay Angel, doon type muna. Siguro Angel has to bid goodbye to something. Hindi yung relationship ah. Maybe it's bid goodbye to being single.
Oh, ayun. Yun yung in-store, ha? Exciting. Yes. Samantala, walang duda na si Coco Martin pa rin ang hari ng ABS-CBN Primetime with his teleserye Ang Probinsyano, also last 2015. Pati sa big screen na mayagpag din siya nang gawin niya ang You're My Boss with Tony Gonzaga at ang number one MMFF top grossing film na Beauty and the Beastie with Vice Ganda. Magtuloy-tuloy kaya ang pamamayagpag ni Coco hanggang 2016? Coco Martin. Coco Martin, yes. Oh, ang daming may ang daming pagsubok niya next year. Health? Hindi naman. Hindi. Siguro people around him. Medyo, he's a nice, very nice guy. Kaya lang yung trusting niya. Meron tayong magkakaproblema tayo with people he trusts. Of course, this is something personal na mangyayari sa kanya. Hindi naman niya malalaman din ng publiko. No? But he has to be very careful.